Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's tutorial, ay i-share ko naman po sa inyo kung paano naman po natin gamitin itong balance kong 200 pesos pang trade po dito sa Pdax. So ipapakita ko po sa inyo guys, ayan, kung paano po natin siya i-trade sa XRP. So para makita nyo rin po ang tutorial kung paano mag-cash in dito is ilalagay ko po yung link sa description box para yun na lang po ang sundan nyo. At kung hindi pa po kayo nakaka-register dito, is mag-register na po kayo. So, nasa Play Store lang po yan at pwede po nating i-search ang Pdax. At gamitin po ang aking referral code para magkaroon po kayo automatic ng 50 pesos sa inyong account. So, pakicheck nyo na lang din po ang description box, ayan, para madali po nating makopy ang codes. So, kung okay na po, ayan, start na po natin i-trade ito ang ating 200 sa XRP. So, click lang po natin yung trade na yan sa baba. Then, ito, choose po natin yung XRP. Ayan. So, dito guys, i-click lang po natin yung 100% para kung lahat po ng amount is ipapalit po natin o iti-trade na po natin. Then, click po natin yung convert. Ayan. Then, check lang po natin yung box. Then, click ulit ang convert. So, ayan. So, ganyan lang siya kabilis guys. Successful na agad na na-trade po natin ang ating 200 sa XRP. So, ayan, kung mapansin nyo guys, is 0.99 lang po ang fees dito sa pag-trade po natin. So, napakababa na po ng fees na yan. Kaya parang wala. So, kung mapansin nyo guys, is 0.99 lang po ang fees po dito sa pag-trade natin. So, ayan, check naman na po natin ang ating digital assets or ang XRP. So, ayan, 197.57 po ang nasa account na lang po natin. So, i-stack ko lang po muna yan guys in 1 week. Then, update ko po kayo kung kumita ang pera po natin dito sa pag-trade ng XRP. So, pwede naman po tayo dito mag-trade sa mas mataas na halaga. Basta wala pa po kayong paggagamitin na iba ng pera. So, yun lang guys. Thank you for watching this video at sana po ay nakatulong sa inyo. Kaya please don't forget to like, comment, and subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel for more updates.